Ngayong araw nga ay magkakaroon tayo ng theory patungkol sa mga bounty na hindi pa naire-reveal. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin ang mga character na may billion bounty sa One Piece. At ang pang number 20 nga ay si Jack na isa sa tatlong calamity ni Kaido na may bounty na 1 billion, at siya din ay isang fishman na nakakain ng ancient Zoan type na Zuo Zuo no Mi model mammoth. Ang pang number 90 naman ay si Vin Smoke Sanji, o sa mas kilala nating si Sanji. At after nga ng Wano Arc ay mas tumaas pa ang kanyang bounty at siya ang naging ika-19 na pinakamataas na bounty, dahil ang kanyang bounty ay 1,032,000,000. Ang pang number 80 naman ay si Katakuri na isa sa tatlong suite commanders ng Big Mom Pirates, na may bounty na nagkakahalaga ng 1,057,000,000. At pagkatapos nga ng Wano Arc ay tumaas din ang bounty ng former warlord na ito, na pinakabagong miyembro ng Straw Hat, at yun nga ang Knight of the Sea na si Jinbei na may bounty na 1,100,000,000. Ang pang number 60 naman natin ay ang ating paboritong swordsman na si Roronoa Zoro, at after nga ng Wano Arc at matapos matalo si King ay mas lalong tumaas pa ang kanyang bounty sa 1,111,000,000. Ang pang number 50 naman ay ang calamity ni Kaido na si Queen the Plague na may ability ng ancient Zoan type, at dagdagan pa ng kanyang malalakas na mga weapons, at ang kanyang bounty nga ay 1,320,000,000. Ang pang number 40 naman ay si Marco the Phoenix na former member at First Division Commander ng Whitebeard Pirates, at gamit niya nga ang ability ng Tora Tora no Mi model Phoenix na isang mythical Zoan type Devil Fruit. At ang kanyang bounty nga ay 1,374,000,000. At matapos nga ang Wano Arc ay wala pang naibalita na tumaas ang kanyang bounty, kaya sa ngayon ay nilagay muna natin siya sa 14th na pwesto. Ang pang number 30 naman natin ay si King the Wildfire na may bounty na 1,390,000,000. At si King nga ang right-hand man ni Kaido, at maliban sa kanyang ancient Zoan type na Devil Fruit ay taglay niya din ang apoy na unique na nagmula sa mysterious clan na Lunarians. At ang pang number 12 naman sa listahan natin ay yung nagmula sa panibagong alyansa na tinatawag na Cross Guild. At siya nga ang former warlord na si Crocodile na nakakain ng Logia type na Devil Fruit na Suna-Suna no Mi. At ang kanyang kasalukuyang bounty nga ay 1,965,000,000. Ang pang number 11 naman natin ay yung isa sa mga Yonko na si Marshall D. Teach o sa mas kilala nating si Blackbeard, dahil ang kanyang kasalukuyang bounty ay 2,247,600,000. Pero sa tingin ko nga ay pwede pa itong tumaas dahil sa mga nangyayari ngayon. Ang pang number 10, 9 at 8 naman natin ay yung tatlong kapitan na si Law, si Kid at si Luffy na tumalo sa dalawang emperor na nasa Wano na si Kaido at si Big Mom. At pantay-pantay nga lang ang kanilang naging bounty na 3 billion. Ang pang number 7 naman sa listahan natin ay yung isa sa mga bagong emperor na si Boggy, dahil ang kanyang naging bounty nga ay 3,189,000,000. Ang pang number 6 naman ay si Dracul Mihawk na kilala noon bilang Marine Hunter, pero mas kilala na siya ngayong bilang The Strongest Swordsman. At isa na nga siya sa dalawang totoong leader ng Cross Guild, at hawak niya nga ang isa sa pinakamataas na grade ng espada na kabilang sa 12 Supreme Grade Sword, at ang kanyang bounty nga ay 3,590,000,000. Ang pang number 5 naman natin ay ang naging rival noon ni Mihawk na si Red-Haired Shanks. At kahit hindi pa na-reveal sa official manga ang kanyang kabuuan na kapangyarihan ay alam na natin na sobrang lakas ng kanyang Conqueror's Haki, dahil pati ang Marines ay nire-respeto ang taong ito maging ang mga Gorosei. At ang kanyang bounty nga ay 4,048,900,000 belly. Ang number 4 naman natin ay walang iba kundi ang former Yonko na si Charlotte Linlin, o sa mas kilala bilang si Big Mom. At dahil sa tagal niya nang naging Yonko at dagdagan pa ng kanyang past na isa sa strongest crew ever created na Rocks Pirates, ang kanyang bounty nga ay 4,388,000,000. Ang pang number 3 naman ay si Hundred Beast Kaido, na isa ding former emperor na kapareho ni Big Mom na naging member din ng Rocks Pirates. At si Kaido nga ang leader o supreme leader ng Hundred Beast Pirates,
At kung buhay pa nga si Kaido ay siya pa din ang may pinakamataas na bounty na alive character, dahil ang kanyang bounty ay 4,611,000,000. Ang pang number 2 naman ay yung the man nearest to One Piece na si Edward Newgate, o sa mas kilala nating si Whitebeard na binansagan na the strongest human alive noong nabubuhay pa ito. At naging member nga din siya ng Rocks Pirates, at ang kanyang bounty nga ay 5,046,000,000 belly. At ang number 1 highest bounty nga ay walang iba kundi ang Pirate King na si Goldie Roger, na mayroong bounty na 5,564,800,000 belly. Bali sa kasalukuyan nga ay ito pa lang ang top 20 highest bounty natin, pero sa palagay ko nga ay mabilis lang itong magbago, dahil hindi pa nga sinasabi sa atin ang mga bounty ng mga officer ni Shanks, at yung mga Titanic captain ni Blackbeard. At ngayon ay mapunta na nga tayo sa ating theory patungkol sa mga bounty ng mga ito, at gagamit nga tayo ng mga puns o wordplay ng Japanese. At ang uunahin nga natin ay si Rocks D. Zebek, dahil ang pun o wordplay na makukuha natin sa kanyang pangalan na Rocks ay Rokusu. At di ba unang inintroduce si Rocks D. Zebek noong chapter 957, at sa chapter 957 ay inireveal naman ang mga bounty ng Yonko. Kaya ang ibig sabihin nito ay aabot sa 4,692,000,000 ang kanyang bounty, dahil ang Yonko ay nagre-represent sa number 4, at ang Rokusu naman ay nagre-represent sa kanyang pangalan na Rocks. At maaaring nasa 4 billion up nga lang talaga ang kanyang bounty, dahil noong kinalaban nga ni Roger at Garp si Rocks ay hindi pa ganun kataas ang bounty ng mga miyembro ng Rocks Pirates, at hindi pa din King of Pirates si Roger, kaya dahil doon ay masasabi natin na si Goldie Roger pa din ang may pinakamataas na bounty sa lahat. Ang kasunod naman ay yung World Worst Criminal na si Monkey D. Dragon. Bali ang possible pun na makukuha natin sa kanyang epithet na Rebellious Dragon ay yung Hangiye Koryo. At unang inintroduce naman si Dragon noong chapter 100 sa Log Town. At sa chapter nga din na ito ay makikita natin ang pangkat ni Buggy, ni Luffy at ng Marines at ang panghuling dumating sa lugar na ito ay si Dragon. Kaya dahil dyan ay maaring aaabot ang kanyang bounty sa 4,889,600,000. Ang ikatlo naman ay si Dark King Rayleigh. Bali may possible pun din tayo na makukuha sa Dark King, at ito nga yung May OU, at ang birthday nga ni Rayleigh ay May 13. Kaya ang possible na bounty niya ay 4,513,000,000 dahil para lang itong naging bounty ni Sanji at ni Zoro na binase ni Oda sa kanilang birthday. At ang panghuli naman ay si Boa Hancock, at ang possible pun na makukuha natin sa Hancock ay Hankoku. Kaya possible na 1,859,000,000 ang kanyang bounty. At kung magbabase naman tayo sa kanyang Devil Fruit na Mero Mero no Mi, ang magiging bounty niya nga ay 1,660,000,000.